Welcome back dito sa channel natin. Dalawang bagong super mall ang ginagawa ngayon dito sa May Cubao, Quezon City. Unahin natin itong bagong mall ang PhilInvest na itinayo dito sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard. Ito na ngayon ang latest progress sa bagong PhilInvest Activa Mall. Ito ay isang mixed-use development ng PhilInvest. Magkakaroon dito ng 5-story mall, office building sa taas, magkakaroon din ng hotel, isang residential condominium at isa pang hotel at residential building. Ito na ang pinakabagong mall dito sa Cubao, ang Activa Mall. Malawak din yung area ng bagong mall ang PhilInvest. Strategic ang location ng proyektong ito ng PhilInvest dito yan sa kanto ng EDSA. Malapit din ito sa LRT Line 2 at MRT 3. Naitayo na dito yung 5-story mall at isang residential building. Ginagawa na lang ngayon dyan sa taas ang hotel at isa pang office building. Ito ang magiging bagong kompetensya ng bagong Gateway Mall 2 na katatapos lang at nasa soft opening na. So ayan guys, medyo matatagalan pa bago matapos ang proyektong ito. Siguro sa susunod na taon, balikan na lang uli natin ito sa mga susunod na buwan para magbigay ng latest update. Andito naman tayo sa isa pang mega project na itinayo dito sa May Araneta City, Cubao, ang bagong Gateway Mall 2 na may kasamang bagong hotel. Ito na ngayon ang bagong EB Styles Hotel na connected na rin sa bagong Gateway Mall extension pati na sa Farmers. Ongoing pa rin ang development dito sa bagong Gateway Mall 2. Ginagawa pa dyan sa loob yung iba mga stores, mga restaurant na magbubukas. Dito muna tayo sa Red Gate, ang bagong entrance papasok sa Araneta Coliseum. Connected din pala itong bagong Gateway Mall 2 sa Araneta Coliseum. Mas okay na rin na maraming entrance papasok ng Araneta Coliseum para hindi na magsiksikan doon sa pinaka main entrance ng Coliseum.
Marami pa mga bagong entrance at exit ang Araneta Coliseum na connected dito sa bagong mall. Isa sa mga attraction dito sa Gateway Mall 2 ang indoor fountain. Napakaganda ng pagkagawa ng bagong water feature dito sa loob ng mall. Napapalibutan naman ng mga high-end restaurants ang bagong indoor fountain. Naging popular spot na itong bagong fountain sa loob ng Gateway Mall 2 dahil sa ganda ng ambience at lighting dito. Perfect spot sa mga mahilig magpa-picture. Ngayon ko lang na-realize, mababaw lang pala itong fountain. Ayan, makikita nyo naman, akala ko katulad siya ng ibang mga fountain na medyo malalim. Mas okay na rin yan para hindi masyadong gumamit ng maraming tubig. May Starbucks dito malapit sa entrance at magbubukas pa yung iba pa mga cafe. Dito naman lumipat ang Shopwise Supermarket na nandoon sa gitna ng Araneta City. Nasa lower ground level ito ng mall. Meron namang walk-a-later dito, bababa, papunta sa supermarket. So ayan guys, malawak din itong bagong Shopwise Supermarket sa Gateway Mall 2. Dito naman tayo sa second floor kung saan nagbukas na rin ang ilang mga restaurant. Mas nauna nang nagbukas dito, yung Dairy Queen at Pizza Hut. Ito naman yung isa pang entrance papasok ng Coliseum. Dito naman yan sa second floor. Nagbukas na dito ang Hawker Chan, isang kilala na Singaporean restaurant. Ilang mga sports at fitness brand na rin ang nagbukas dito sa second floor.
Ito naman ang view ng Indoor Fountain mula dito sa taas. Dito pala sa second floor yung mga sports brand. Skechers, Converse at Anta nagbukas na. Akyat naman tayo sa third floor kung saan nagbukas na ang Classic Savory Restaurant. Marami pa mga restaurant dito ang magbubukas. Mga popular na restaurant katulad ng Vikings at Red Crab. Sa taas naman mula 4th floor hanggang 8th floor ginagawa pa rin. Dito naman tayo sa isa pang bagong attraction dito sa Gateway Mall 2, ang Quantum Sky View. Dito yan sa isang malawak na atrium kung saan magaganap ang mga future na mall shows at events dito sa mall. Mga luxury brand naman dito sa taas ang magbubukas pa. Kung napanood nyo yung previous vlog, naipakita nga natin doon yung bagong Sky Garden at ang 1,000-seater na church na nasa taas ng mall. Kaso ngayon, sarado muna at hindi pa pwedeng puntahan yung bagong Sky Garden at ang church. Panoorin nyo na lang yung previous vlog natin nandito sa channel. Pati mga restaurant dito sa labas ng mall ay ginagawa pa rin. Ito ay simula pa lang ng redevelopment ng Araneta City. Sa mga susunod na taon, magkakaroon pa ng mga bagong developments dito kung saan yung mga lumang areas ay papalitan at tatayuan ng mga bagong projects. Ayon yan sa master plan ng Araneta City Redevelopment. Isa sa mga mapapalitan yung Araneta Bus Terminal na tatayuan ng luxury condominium, pati na yung building na nasa gitna ng Araneta City at ang Farmers Market. Anong masasabi nyo sa mga bagong development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.